What is up guys, welcome to the Boys TV. Muling na nagbabalik at meron tayong pag-uusapan ngayong araw na to. At kung nagtataka kayo, nasa daan tayo para naman maiba para naman maiba sa inyong paningin. Pagpasensyahan nyo na lang din kasi medyo maalog ang video kasi hindi stabilized ang ating action cam. Ayan, na naka-mount dito sa ating helmet. So, pagpasensyahan nyo na. Pero, importante naman dito yung message. Message. Kala mo, inspirational na sabihin eh. Pero, yun nga, kung natatandaan nyo sa last video, sa unboxing natin ng Geely helmet. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng review sa dalawang buwan na paggamit nitong helmet na to. Itong Geely helmet. Ayan, so sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga naobserbahan ko. Ayan, kung ano yung mga issue or kung meron mga issue. Ayan. So parang mabilis lang naman na review to. So for almost 2 months na usage nitong Geely helmet, ang una nating pag-uusapan yung wind noise. To be honest, meron siyang wind noise lalo na dito sa may switch ng sun visor. Ayan. Meron pumapasok na hangin ah dito sa ginagamit ko. Dito stars o downforce ang ano, hindi ko alam pero stars ang nakalagay sa page ng Geely. Stars tong model na gamit ko. Ayun nga, meron siyang wind noise lalo na pag mabilis na 'yung takbo, pumapasok doon 'yung hangin. Lalo na pag mabilis, merong parang sumisipol. Ayan, parang may sipol na wind noise na pumapasok. Sabi ng OBR ko, yung sa kanya, okay naman daw. Tolerable naman daw. Hindi naman daw issue sa kanya yon. Pero sa akin kasi, medyo ano yun, lalo na kung nagre-recording ako, nagmo-motovlog, hassle yung may ganung wind noise. So, para sa akin, ginawa ko siya ng paraan. Nalagyan ko siya ng foam sa gilid. Ayan, para hindi siya ganung kalakas. Kasi lahat naman ng helmet merong wind noise yan. So, kumbaga nilesen ko lang. Kaya ngayon, okay na yung wind noise niya. At wala na yung sumisipol. Kasi medyo may pagka-open ano yun eh. May pagka-open yung part na yun. Kaya dun pumapasok yung hangin. So, yun. Okay na tayo sa wind noise yan. Kasi marami pa kami itatopic na iba. Hindi lang wind noise. So, yung isunod naman natin yung foam. Kamusta naman ng foam after 2 months? Intact pa rin naman. Okay pa rin yung foam niya, makapal pa rin. Hindi pa rin yung impression ko ng kapal is nandun pa rin. Pero syempre, di ba? Meron pa rin difference yun simula nung bago, tsaka nung 2 months na usage. Pero still, ano pa rin, fit pa rin siya sa akin. Kaya yung mga nagsusukat ng medyo ano, medyo masikip sa kanila yung XL, okay lang yan mga pre. Iimpis pa ng kaunti. Sunod natin yung ano, mechanism ng visor. So, kamusta naman yung mechanism ng visor after 2 months? Okay naman. Ganun pa rin naman simula nung binili. Parang bago pa rin. Iba kasi naglo-loose agad. Ayan. Yung mga naobserbahan ko, may loose agad na nagaganap pag ganun, pag laging taas baba. Pero ito, dahil tinataas baba, taas baba ko rin, hindi naman siya pumapalya. Hindi naman yung bumababa agad. Alam niyo yun. So naglalak pa rin siya, nasa in place, kumbaga in place pa rin yung mga yung mechanism niya. Next, yung ano, yung weight. Sa weight, okay siya. Inakyat ko na to sa Marilac eh. Okay naman. Okay siya. Hindi siya masakit sa leeg. Mas okay sa ating mga riders yung medyo magaan. Ayan. Since nag-uulan lang nga itong mga nakaraan, na syempre, na-obserbahan din natin. May mga experience tayo na isi-share ko sa inyo. Regarding dito sa helmet, sa paggamit ng helmet pag naulan. Hindi siya pinapasukan ng tubig. Hindi siya pinapasukan ng tubig.
di siya pinapasukan ng tubig pag naulan kasi maganda yung quality nung ano, nung rubber, nung rubber dun sa may visor. Pero ang medyo downside, syempre kung ayaw mo pumasok yung tubig, syempre lagi nakasarado yung visor mo. Eh ang gamit ko pa ngayon yung clear lens, yung stock. Talaga naman. Syempre para hindi pumasok yung tubig, eh, sasarado mo yung visor mo. Yun nga lang problema. Nagfa-fog. Nagfa-fog yung lens, ang clear lens. Ito common, ano, common issue naman to sa lahat ng helmet. Matindi yung fog pag naulan. Hindi ka nga basa sa loob, pwede nga pumapasok yung tubig sa loob. Pero ang lakas ng fog niya pag maulan, pag naulan. Kaya ngayon, kahit nga hindi naulan eh, basta i-close mo lang tapos malamig yung panahon, nagfa-fog. Kailangan na makapagpakabit tayo nung ano, anti-fog. Kaya ang ginagawa ko nung mga nakaraan pag umuulan, binubuksan ko yung visor. Eh di pumapasok din yung tubig. Hindi ganun din. Ayun. So sayang kasi yung sense nung ano eh, hindi ka nababasa sa loob. Pero kailangan mo kasi buksan yung visor para mawala naman yung fog, di ba? Di bale nang basa pansamantala. Pero gagawa natin ng paraan yan. Kailangan makabili tayo ng ano, ng anti-fog. Yun lang naman ang mga naobserbahan ko nung 2 months na usage nitong Geely helmet natin. At masasabi ko naman na satisfied tayo na satisfied tayong gumamit ng Geely helmet. At masasabi kong talagang yung foam niya pa rin talaga yung talagang talaga namang sulit para sa akin. Kasi ano na eh, kumbaga nung nabili ko kasi to, medyo masikip sa akin, pero ngayon saktong-sakto na siya. Kala ko nga may stress yung pisngi ko. Pero ayun, okay na. Sumakto na siya. Ang helmet na mismo mag-a-adjust kung ano yung mukha mo. Ayun, pero syempre dapat okay pa rin sa yung fittings. Ikaw naman din kasi makakapagsabi niyan kung okay ba siya sa'yo o tama yung pasobra na sukat para sa'yo. Yan lang naman. At sana may mga nakuha kayong tips or mga points para dito sa Geely helmet. Sana nakatulong to guys. At ako nakatulong to sa inyo. Eh huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay The Boys TV para updated ka sa mga ipopost kong videos. Ayan. Marami pa tayong tutorials. At ayan, mga katulad nito, sisimulan na natin tong mga rides. Baka sinauumay na kayo. Ayan. Ayan. So guys, salamat sa panonood. This is The Boys TV, signing out.